And kung matuloy yon, even like a mini concert, no doubt ikaw naman talaga ang magdidirect noon, for Ay, sure. dapat magkatapos Oo, kami. correct. Tatawagin natin dito, familiar to sa'yo. Lights, camera, acting. Okay, so magbibigay ako ng names ng mga celebrities. Tapos isha-share mo kung ano yung naiisip mo na magandang project na i-direct for them. So pwedeng concert concept, pwedeng TV concept, pwedeng music video concept, or any other thing na naisip mo para sa kanila. Okay, sige. I'll do my best. Okay, una, Angelica Panganiban. Actually, reality show. Ayo, totoo. Parang sarap i-direct ni Angie. Kasi hindi lahat ng tao nakilala siya or nakilala siya sa totoong buhay. Mas interesting talaga yung buhay niya. So parang feeling ko kaya niya mag reality star. At kaya niya pull off yun. Lalo na ngayon, pag nag-ipakawa yung vlog nilang Greg, sobrang interesting. Saka parang sarap niya panoorin sa isang reality show. Lalo na ngayon, siguro kung reality show as a mom. Eto naman, trio, Jason Gainza, Ryan Bang, Zanjo Marudo. Parang bagay sila mag-hangover type. Ay, oo! Parang hangover. Starring Bobby Cooper. Siguro si Zanjo yun. Tapos, si Balbasarado na parang ano, yun si Ryan Bang, yun siya. Tapos si Jason yung dentist, pwede siyang yung character na yun. Kasi takot sa asawa rin yun eh. So bagay na bagay sa kanya. Siguro magkakamino ako, yun yung awala. Siguro mga four sequences lang ako. Ah, pwede. Eto naman, I'm interested to know. Kung magdidirect ka for Sam Milby and Catriona Gray? Siguro film. Parang interesting na gumawa ako ng film. Pero comedy di ah. Kasi nagtatagalog silang dalawa. Or pwede rin sitcom. Parang fit din sila mag-sitcom. True. Siguro gagawin ko sa kanila concert pala. Kasi parehas nilang magaling kumanta. Pero hindi pa nila nagagawa yun. Ah, that's right. Oo nga, no? In fairness. And kung matuloy yun, even like a mini concert, no doubt, ikaw naman talaga ang magdidirect nun, for sure. Dapat magtatampo ako. Oo, correct. Magtatampo ako kung hindi. Eto naman, kung sakasakali lang, two of the biggest stars today, kunyari, binigyan ka ng project, Creative Freedom, Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Uy, sobrang gusto kong gawin yan. Especially, fan ako ng mga Korean teleserye. Siguro ano, para maganda rin mag-remake. Pag napanood niyo yung soundtrack number one, it's 4 episodes lang. Feeling ko film talaga siya eh. Hindi na ginawa ng director. Sobrang haba. Ayaw niya makompromise yung storytelling niya. Ginawa niyang 4 episodes. Actually, mababaw lang siya. Pero the way they executed it, sobrang ganda ng detalye, ganda ng shot. Tapos parang nakita ko doon sa film na hindi mo kailangan mag-dialogue. Kasi sila napapasila sa atin, puro dialogue, para kinikwento lang natin kung anong ginagawa natin. But sila, nuances lang, tinginan, details, movements. Actually, kwento lang siya ng dalawang matagal na magkaibigan. Na lalaki yung unang na in love. Hanggang nung nawala na yung lalaki, saka lang na-discover ng babae na mahal niya palang lalaki. So parang ganun lang siya. Pero ang ganda lang kasi the way yung execution, soundtrack naman. If you have time, di sobrang ganda talaga niya. Sige, tsaka 4 episodes lang, kaya ko yun. Eto naman, last, dream project mong i-direct for best friend mo, Coco Martin. Actually, si Coco kasi halos lahat na gawa niya ngayon. Pero ang gusto kong gumawa ng, parang kay Liam Neeson, yung role ni Coco na parang as a father. Parang gano'n na kasi nakita taken? Na Taken? Is this Taken? An apo. Parang Taken yung dating. Parang gano'n. Kasi maniniwala ka sa personality ko kasi very, ano yan, mapagmahal yan sa pamilya mo. So, parang yung core lang na gano'n na manamnam mo for a film. Saka willing siya eh. Saka wala namang nang bagay na mag-action.
sa atin. Hindi ko nakikita ako, hindi si Coco lang. I love it! For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.